Replay. Hello guys, another episode PC mo gawa mo. So yun, no. Ang gagawin natin guys is how to bridge, no. Pag-bridge guys, no. How to bridge EW75, no. Paano po tayo mag wireless connection ng ating antena, no. So to bridge mode. So ang gagawin natin guys, so unang-una kukonect tayo sa ating antena, yung ating compass, yan. Make sure na naka-power on na yung compass nating antena, yung basic settings natin. Yan, compass EW75. So once na-connected po, so punta tayo sa ating web browser, tatype po natin itong 192.168.10.1. Okay, and then enter lang po natin yung ating password. Okay, and then log in. So ang gagawin natin guys, so kailangan na natin siya i-bridge mode. So punta tayo guys sa tatlong guhit, net, wizard, and then punta po tayo sa bridge. Ganyan lang po siya kadali. And then babaguhin po natin yung ating IP address. 10.0.0. Iba naman guys, so 120 naman. Okay, and then next lang po. And then magbabind tayo kung saan natin kukonek yung ating Wi-Fi signal. So ano yung malakas, punta tayo guys dito guys sa Sofinet. Ano guys, sa 5G, ano tayo, Sofinet number 5. Yan. And then next lang po natin. Next naman po ay i-on natin yung guys yung ano, Wi-Fi unification. So guys, eto, babaguhin na natin yung 2.4G natin na pangalan. Yan. Sofinet. Yan, Sofinet. Piso Wi-Fi. Number 13. Eto naman guys yung 2.4G. Tapos guys yung at yung kabila naman ito ay Sofinet Piso Wi-Fi number 14 5G. Ayan. And then next lang po natin. And then finish. Ayan nga po ano. Pansala puno na po ito. Ayan, pwede nang banatan to. Opo. Anyway, babalik po ako dito para sa bagong kable. Para naman mas malakas-lakas na signal. Pero pwede na po ito. Ayan. So pag napuno po ito, mawawala na po tayo ng Wi-Fi signal. Kasi mawawala po kasi nag-take effect na po yung ating changes na ginawa. So yun guys, no? So yun guys, ay naano na natin, nabago na natin yung SSID. So check natin guys kung makikita natin yan. Punta tayo sa Wi-Fi setting. And then Wi-Fi. So makikita natin guys yung Sofinet. Yan. 13.2.4G. Tsaka Sofinet number 14, 5G. So dalawa guys, no? So check natin guys kung makakakonect tayo. Ayun, connected. Connected agad. Okay, and then check natin sa web browser kung lalabas na yung vendor natin. Yung 10.0. Ayan, LPB na agad. Ayan na. Ayun, successful. And then try natin guys mag-connect naman doon sa isa naman, 13 niya sa number 14. Okay, 14 5G. Itong pinakamalakas na ano natin, Wi-Fi signal ng EW75. Check natin, sana lumabas. Oops. Mukhang nahihiya pa. Pero guys, sa mga may cellphone lang na 5G, gumagana ito. Ayan, connected na rin yung. Medyo natagalan lang, na-delay lang. And then, punta tayo sa browser. Type ulit natin guys yung 10.0.0.1. So, dapat, bendo lalabas. Ayan. Ayan, lumalabas talaga guys, no? Ayan. Ayan, meron talaga. Meron talaga. Ayan. So, ayan. Meron na talaga siya, no? Ayan, guys, no? So, successful na po yung pagbabind natin. So, ayan. Panalong-panalo na po ito. Okay. So, ayan, guys. Pakita ko lang yung naging setup ko. Ayan. Guys, so yan, naka-power lang siya sa socket. And then ito, so pansin nyo, full bar siya. Yung EW75 natin. And naka-ano lang siya guys sa POE. Yan, POE lang siya nakalagay. So ganyan lang siya guys, no, as bridge. So syempre, papalitan ko pa na mas mahabang kable.
So yun guys, no, papaalam na tayo. So yun guys, so solve na yung ating pagbabind at saka paggawa ng bridge mode dito sa Cream Street, Ciudad Nuevo. Magpapaalam na tayo, no. PC mo, gawa mo, don't forget to subscribe. Maraming maraming salamat po. So yan, pwede na sila mag-ML. ML is life.